Abay, ano nga nangyari dito kay Victor Wembanyama? Ibang-iba na nga siya maglaro, iba na ang playstyle niya. Tapos sa isang play, gusto pa ngang tapusin ang buhay na itong Jazz center. At talagang nilamon nga itong Utah Jazz pagdating sa depensa. Dalawang young and rebuilding teams mag-aarap ngayong araw. San Antonio Spurs with Wemby, tatapatan nga ang team ng Utah Jazz. No Lauri Markkanen this game, injured. Start na agad tayo mga idol in the first quarter. 9-0 run agad ang ginawa dito ng home team dahil nga kay Filipowski. At si Wemby naman hindi nagpauli, bumawi ng kanyang dalawang 3-pointer, dikit na muli ang laban. At talagang defensive monster talaga itong si Wemby, dalawang block agad ang ginawa, tapos gusto pang tapusin ang buhay ni Kessler dito with his dunk, kaso nagmintis nga lang. Pero bumawi naman siya with a lob dunk from CP3. Close game lang tayo mga idol, hindi nagkakalayo ang dalawang teams in the first quarter at talagang parang match na match nga lang sila. Pero biglang ang umapoy ang kamay ni Patty Mills para nga sa Utah Jazz at 3 straight 3-pointers ang kanyang ginawa mga idol para nga lumamang sila 30-19 after the first. Second quarter naman natin, bumawi ang Spurs ng kanilang sariling run at the start kung saan may another dunk si Wemby dito kaya quick timeout ang Utah. After the timeout, abay 3-pointer naman agad ang binigay ni Victor sa kanilang depensa. Kaso hindi nga sila makalapit dito sa Utah nang dahil team effort ang bawi nga sa kanila netong team ng Utah Jazz at hindi lamang yan offensively. Maganda nga rin ang kanilang depensa kaya't napapanatili nila ang kanilang kalamangan at naging 10-point lead pa nga ito. Si Jordan Clarkson nakuha niya ang kanyang first point sa laban sa free throw line. At hanggang sa pagtatapos nga ng ating second quarter, lamang pa rin ang Utah Jazz dito mga idol, 53-47 at nakakagulat nga at ibang iba na ang playstyle ni Wemby dito mga idol. At talagang nakafocus nga siya sa kanyang mga 3-pointers at parang ayaw niya nga pumasok sa loob. Ayaw niyang gamitin ang kanyang laki mga idol na pinagtataka na rin ng mga announcer sa laban. Tapos ang problema pa dyan ay hindi nga pumapasok ang mga 3-pointers niya. At sa ating third quarter, abay first attempt ni Wemby, 3-pointer agad yan at nagmintis nga siya. Pero buti na lang andyan ang mga veterano nila na sila CP3 at Harrison Barnes na nagtulungan nga para makadikit muli dito nga sa Utah Jazz at naging tie game na nga tayo at 55 points, timeout muna daw sabi ng home team. Pagkatapos niyan, Victor, another defensive play, still ang ginawa tapos highlight, ganda nga ng ginawa sa fast break. Tapos nung umatak, ilang nga siya in the paint, abay ang ganda ng resulta, end one play nga yan. At nagpatuloy nga mga idol ang defensive plays na ginawa dito ni Victor Wembanyama para nga pigilan ng Utah Jazz sa sumusubok ng bumalik sa laban. Kaya naman itong team ng Spurs ay napanatili ang kanilang 10-point lead, 77-67 after 3 quarters. At sa final quarter natin, abay settling na naman itong si Victor Wembanyama sa mga jump shots. Instead of attacking the rim, umabot na siya sa 12 3-pointer attempts out of the 19 shot attempts na kanyang ginawa. Pero buti na nga lamang andyan ang kanyang mga teammates. Sa pangunangan ni Chris Paul, silang gumawa mga idol sa opensa at kanilang pinalobo na sa 19 points ang kanilang advantage dito mga idol. At eto na rin ang naging storya ng laban natin. Hindi na nga nakahabol pa ang team ng Utah Jazz, panalo ang team ng San Antonio Spurs.